What's up mga teammates? Ito na ang basketball update natin para sa araw na ito. Pero bago yan, pakilala muna tayo. Noong nakaraang araw nga ay ginanap ang 2021 Basketball Hall of Fame Induction Ceremony na kung saan ay tumanggap ng parangal ang ilan sa mga kilala at may mga bigating pangalan sa larangan ng basketball. Ilan nga dito ay sina former Boston Celtics shooting guard Paul Pierce, former Miami Heat power forward Chris Bosh, former Sacramento Kings power forward Chris Webber, former Detroit Pistons center Ben Wallace, former Chicago Bulls shooting guard Tony Kukoc, at iba pang mga personalidad na may malaking ambag sa larangan ng basketball. Ayon sa talumpati ni Paul Pierce, hindi daw siya makapaniwala na makakasama siya sa isa sa mga Hall of Famer awardee. Yung pangarap lang daw niya noon ay makapasok sa NBA. Pero ang makabilang sa Hall of Famer ay higit pa daw sa kanyang inaasahan. Pinasalamatan din niya ang mga taong tumulong at naging bahagi ng kanyang journey para maabot ang narating niya ngayon. Binanggit din niya ang siyam na koponan na may unang pick noong siya ay nagpa-draft sa NBA na kung saan ay hindi nga siya napili. From number 2 overall pick sana ay napunta siya sa pang-sampu. At yun nga ang koponan ng Boston Celtics. Pinasalamatan niya ito dahil ito ang ginawa niyang motivation para marating ang tagumpay na inaasam niya ngayon. Nagbigay din ng talumpati ang iba pang mga awardee sa nasabing parangal. Pero ang isa sa mga nakakuha ng aking pansin ay ang ginawang talumpati ni Chris Bosh na kung saan ay ikwento niya ang kanyang pagdating sa Miami nang alokin siya ng executive ng Miami Heat na si Pat Riley ng isang championship ring ng NBA at sinabi na pwede niya itong ibalik kung makukuha nilang magkampyon ng magkasama as a team. At nangyari nga iyon. Dalawang NBA championship ang pinanalunan ni Chris Bosh kasama sina LeBron James at Dwayne Wade sa koponan ng Miami Heat. Kaya sa mga sandaling iyon ng kanyang talumpati ay ibinalik ni Bosh ang singsing sabay pasalamat at yakap sa kanyang dating executive na si Pat Riley. Naging matagumpay nga at nakaka-inspire ang ginanap na 2021 Basketball Hall of Famer Ceremony na ginanap sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, Springfield, Massachusetts. So mga kabayan, ano ang inyong masasabi tungkol dito? I-komento lamang po sa ilalim at akin yung babasahin. Hanggang sa muli, this is Coach Nino Carbona, signing off.